Nanumpana sa katungkulan para sa kanyang ikalawang termino si Congresswoman Josie Banning Talyado ng 1st District ng Camarines Norte noong Hunyo 27 sa kanyang opisina at tahanan sa bahay ng Labo. Sa oath taking ay nakasama ng kongresista ang kanyang pamilya kabilang na si outgoing Camarines Norte Governor Edgardo Talyado. Dito ay pinabatid ni Congresswoman Talyado ang kanyang pasasalamat sa kanyang mga taga-suporta. Nandito pa po si Josie Banning Talyado, na ipaglalaban kayo kung ano po yung kayang ibigay ko para sa inyo. Asahan niyo po, Panginoon Lingkod, tutulong sa abot ng aking kakayahan. Sa inyo po lahat, sa lahat ng mga kaibigan, kapamilya, maraming salamat po sa pagtitiwala na binigay niya sa akin. Ang unang termino ng kongresista ay sinasabing isang malaking tagumpay dahil naman sa napakaraming programa at proyekto nito na inilaan para sa mga residente sa unang distrito. Pero sa kabila nito ay may pakiusap pa rin ng kongresista sa kanyang mga kababayan. Sa tatlong taong pangilangkulan, ipinakita at ipinadapa sa unang distrito ang isang paglilingkuran na may puso at malasakit sa bawat isa. Para sa aking ikalawang termino bilang tinatawan, ay muli ninyo akong pinagkatiwalaan. Muli akong mahalan at patuloy, sabi niyo po, patuloy na maglilingkod sa abot ng aking kakayahan. Sana po sa pagpasok ng July 1, 2022, magkaisa tayo para sa mas maunlad at produktibong unang distrito at Camarines Norte. Ang pakiusap ko lang po, yung pagkakaisa natin ay hanggang sa dulo tayo ay magkakasama. Hindi tayo mag-iiwanan. Sa naturang oath-taking ceremony ay isinagawa rin ang panunumpa ng mga board members ng Team Gawa na nagwagi sa katatapos lamang na halalan. Ito ang mga board members na kapwa nagmula sa 1st District at 2nd District. Noor Jabarka, BH TV News.